Lagyan nyo na po, ano, Sumabak ang estudyanteng si Aldus sa isang Lucette braiding workshop. Aniya, first time niyang gawin ito. It's very interesting because not only do we get to learn a new craft because nagtuturo nga po sila, and especially we get to talk with other people, and we come to foster talks and discussions about things in life. So nakaka-relax din talaga siya. Interesado din kasi siya sa kultura ng paghahabi sa Cordillera. For our culture, because yeah, it is a very a fun way or artistic way to exhibit our skill, our culture also, because what we design is also comes from our own cultural background. So parang through this we can exhibit our handiwork or creativity. Ang aktibidad na ito ay parte ng mga weaving workshops na inorganisa ng Cordillera Textiles Project. Kahapon, sinimulang ituro ang tatlong uri ng paghahabi. Ito ang paper weaving, table loom weaving, at Lucette braiding. What we are now doing as a research team and as part of the museum is how we can impact communities, no, to educate them about the importance of weaving. And like I said, there are identified problems or challenges such as the source of raw material and also the marketing, no, and how we can institutionalize weaving in the educational curricula. Focus ang lahat sa pakikinig sa kani-kanilang mga tagapagturo. Lang siya. Okay. Hindi okay. Totally. Hindi totally. Okay. Para meron po siyang, pag hinila niyo po to. Isa si Jay sa ilang mga eksperto tungkol sa paghabi. Doon sa pinanggalingan kong station, Lucette Braiding, yun yung ano, yun yung inaral namin para ituro sa mga interested sa Lucette. Nag-enjoy naman, ngayon nag-enjoy sila sa pag-Lucette. Ang purpose ng activity, mai-introduce yung at saka ma-share yung skills ng ating weavers, different kinds of weavers sa normal people like us. Ang Agabel Tayo Weaving Workshops ay may apat na parte na magtatagal hanggang Disyembre. Balak ding ituro ang backstrap loom weaving, inkle loom weaving, at digital loom weaving. Ang mga workshops na ito ay parte ng pagdiriwang ng Ibag-Iw Festival sa Baguio City. So, Charles Vergara para sa Luzon Headlines.